Hello mga mare, walang nagtatanong pero... Medyo malungkot ako ngayon. Paano ba naman kaming mga magulang na may tatlong anak, ito kumakain ng masarap na palabok tapos yung mga anak ko hindi ko man lang naalala? Kaya ito nga kinabukasan sabi ko babawi na ako sa mga anak ko at ito't maghahanda na ako ng palabok nila. Kaya ito nga at inilabas ko na ang mga pepino. At ayan, sinamahan ko na nga din ang mga orange na mini bell peppers. Hoy, hindi kita niloloko at palabok talaga ang gagawin ko. Pagkatapos ayan nga, naglabasan din ako ng carrots. At dahil na-flex ko naman na ang mga rekado na gagamitin ko, ito nga at tatanggalin ko na ulit ng makapagsimula na. Naiwan na nga ang mga pipino at inilabas ko na ang mapurol kong kutsilyo. At ito na nga mga mariko at nire-ready ko na ang ating pipino. Tinanggal ko lang yung magkabila ang dulo at hinati ko ang pipino sa gitna. At ang mga ito ay chupi at hindi natin kailangan. At Bogsh, sinong mama mo? Inilabas ang spiralizer. Yes mga mariko, ang mga anak ko kasi ay kakaiba talaga. Masyado silang healthy living ganun. Hoy, sino nga talaga ang mama mo dyan? Ito na nga ata talaga ang makikita mong pinaka-espesyal na palabok at pinaka-masarap. Hoy! At mukhang ready na nga ang ating mga bihon, kaya naman ito at ilalabas ko na ang tatlong lalagyan para sa tatlong anak. Hoy, anak pa more! At ayan nga mga mare ko, at kailangan ng maghating kapatid sa mga bihon na meron tayo. Base nga sa aking kalkulasyon ay orange ang sauce ng palabo. Hoy, anong ginagawa ng carrots dyan? Hala, sige carrots, banat lang ng banat dyan. Hashtag mapamaraan na nanay. Hoy, hindi mo na naman kaya! At ayan mga mare ko, mukhang okay na nga ang ating sauce. Huy, sauce yan. At ayan na nga mga mariko at ilagay na nga natin ang pagkagaling-galing nating sauce sa ating bihon. Huy, teka lang mare, wag kang masyadong mamanga, hindi pa tapos. At sauce Mariosep mga mariko at kinulang nga tayo sa sauce kaya ayan gagawa tayo ng sauce. Huy, tang twister yarn. At ayan mga mariko at mukhang magiging okay na ang ating mga palabok. Mas espesyal talaga ang palabok kapag ka merong hipon kaya huy, hipon ba yarn? Huwag ka nang ano dyan, mare, at pag naluto naman ang hipon ay orange din naman, kaya ayan. At ayan na nga mga mare ko, ang dami ng hipon, hindi mo kaya! At ayan mga mare ko, at iporma na nga natin dyan ang mga kahiponatik. Talagang sinisipat ko pa kung anong forma ba ang mas maganda, at ayun. Ayun na nga din, at kailangan din natin ng chicharon, at paano ang gagawin ko? Hoy, Pepino, magpaka-chicharon ka na lang dyan. Wala kang no choice. At ang palabok nga na may sauce at merong hipon ay ayan at binubudburan ko na nga ng mga chicharon. Pagka, lutong-lutong nga talaga ng chicharon. At lettuce naman na magsisilbi nating green onions. Ayan, sige, ipupush ko talaga to. At ayun na nga at nanggigil na nga ang maring sisi. At Bogsh, napakasyalang nga talaga ng palabok na ito. At para nga mas malasa ay ito at nagdadagdag na ako ng special dressing na para lang sa mga anak ko. At ito na nga mga mare ko ang itsura ng ating palabok. Bigla ko ngang naalala ang itlog, mas masarap din ang palabok kapag ka merong itlog. Kaya naman iginilid ko na nga muna ang mga palabok na makagawa na nga ako ng itlog. At Bogsh, ayan na nga mga mare ko. Ito nga at inilabas ko na nga din ang mahiwagang kemerut bamba. At inislice ko na nga din ang natirang yellow squash ko. At ito na nga din mga mare ko, ang yellow pepper nga ipinagdidiskitahan ko na nga din. At nilagyan ko na nga din ng butas ang yellow squash at ayan. Doon naman sa yellow pepper ay ganun din naman ang ginawa ko. Huy, ang taba naman ang utak mo doon, maring sisi. Hindi mo kaya. Ang cutie patuti nga talaga mga mare ko nang nagawa nating kaitlogan dito. Kaya ito na nga at nilalagay ko na din sa ating mga palabok. Huy, ano ba mga mare? Nakakaya naman at nagpalakpakan pa kayo dyan. Hoy, ito na nga ang mga anak ko at talaga bang nagustuhan nila ang niluto kong palabok? Ito nga at tingnan nyo naman si Tortilli at talagang sabik na sabik naman sa itlog. At ang pinggan mo nga, Tortilli, ay talagang naipit na sa kemerut bambam mo. Crunchy egg. At ito na nga ang paborito nyo, pinakamakulit na si Tortilli at susubukan ko na at baka magtampo. At ayun na nga mga mare ko, ang ating luto ay mukhang torts kulit approved. If na-enjoy mo ang mga ganitong klaseng video, please do like, share, and comment. Thank you for watching mga mare and pare ko. See you on our next one!